Ganito ang karaniwang imahe sa maraming lansangan sa ngayon. Mga batang musmus, napakalat-kalat at maagang kinamumulatan ang panlilimos. Paano nga ba sila humahantong sa gantong klase ng pamumuhay? Ano-ano ang nagsisilbing kanilang pangunahing pangkabuhayan? Paano nila nalalagpasan ang masalimuot at mapangahas na lansangan? Ano na nga ba ang mga naturang dahilan sa likod ng ganitong klase ng lipunan? Ako nga pala si Richelle Siagawili. Samahan niyo ko, tuklasin natin ang buhay ng mga musmos sa lansangan. Sa aming pagbabaybay sa Kariego, aming nakilala si Nasabatikya, mga batang lansangan. 10 at 11 taong gulang na sa murang edad ay naranasan ang hirap ng paghahanap buhay. Anong bunga ka din? Pagkagaling sa eskwela, kapwa sila umaakyat sa jeep upang makapaglimos gamit ang mga sobre na ibinibigay nila sa mga pasahero nang sa gayon ay makatulong sa kanilang mga magulang sa pang-araw-araw na diskusyon. Bakit kayo umaakyat sa jeep? Nag-uuto sa inyong gawin yan? Kami lang po. Kayo lang. Alam na ba naman ng mga magulang nyo? Opo. Nag-aaral kayo? Opo. Anong trabaho ng mama mo? Sa isang araw. 100 pesos. Tapos, saan naman napupunta yung 100 pesos na nakukulit nyo? Bigas. Ano naman pakiramdam nyo pag may naglalagay ng barya sa sobre nyo? Masaya po. Opo. Ilan lamang sinasabat Ria sa mga musmus sa lansangan na aming nakapanayam. Liban sa kanila, aming ding nakilala sina Abdul at Aribula, magkapatid na magkatuwang sa panlilimos upang gutom na sikmuray mapunuan. Pinuntahan namin ang tirahan nila Abdul at Aribula upang personal naming makapanayam ang kanilang mga magulang at mas matuklasan pa kung ano nga ba ang buhay nila sa lansangan. Ito ang tahanan nila Abdul at Aribula. Itong tao ang nagsisiksikan sa maliit at makitib na kubong ito. Ang pangalan ko ay si Norain Inampo. Yung mga anak ko, ito sila, si Abdullah, si Aribula, si Abdul Aziz, si Abubakar, si Ashari. Muslim po kami. Ang probinsya namin sa Lanao del Norte, sa Mindanao. Pero matagal kami dito sa Manila. Maapat na buwan kami dito. Noong September nandito pa kami. Noong simula nag-ibang bahay. Sabi ko, Papa, ano naman? Giniba niyo ang bahay ko. Nawala ko sa bahay ka na sa ospital ako. Ito, na ospital. Pagdating ko sa bahay, wala na akong bahay. Sabi, nasa lang bahay ko? Nasaan? Sabi na, wala na. Nasaan ang mga gamit ko? Sabi niya, wala na. Inagwawala ko, nasagasan ako ng motor. Na ospital ako sa Sampaloc. Pagtapos sabi ko, bakit niya to ginawa sa akin? Na ako, ang pinaka-pobre dito. Pekasal ako na lang talaga. Kasi dito, wala akong kamag-anak dito sa Pekasal. Sabi ko, saan ako titira? Wala akong pang-upa ng bahay. Pagkatapos marami akong anak na ang hanap buhay ng anak ko, asawa ko na sidecar. Magkaalam niyo ang
kita ng sidecar. Saka marami pa nagsa-sidecar. Na marami, yung mga anak ko pa nag-aaral, maraming sakit. Ano mong pangarap niyo para sa kanila? So, kung hindi siya makatigil mag-aral, yan ang hinihingin ko. Saka makakainsira sa araw-araw. Ako, hindi na po kailangan ng tulungan. Ang kailangan ko yung mga anak ko na matulungan sila sa pag-aral nila. Hindi sila makaya tigil mag-aral. Pangarap mo? Ano pangalan mo? Arep. Arep. Anong pangarap mo matapos ka mag-aral? Ano pangarap mo? Sundalo! Ba't gusto mong mag-sundalo? Bakit sundalo? Para matulong ng mga tao. Nakatutuwang pagmasdan na sa kabila ng hirap na kanilang dinaranas, ay nakukuha pa rin nilang ngumiti at tumawa. Sa tuhod ko'y Kristiyano, sa tuhod ko'y Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ako ngayon'y Kristiyano, bumbong Kristiyano, bumbong Kristiyano, bumbong. Ako ngayon'y Kristiyano, bumbong Kristiyano, bumbong Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Nasa kabila ng samut-saring problemang kinahaharap ng ating lipunan sa ngayon, hindi pa rin nawawala sa ating mga Pilipino ang pagkakaisa, pagtutulungan at bayanihan. Dito ay aming nakilala si Father Lou na mula sa St. Luke Reach Out Foundation. Layunin ng kanilang organisasyon na tulungan at bigyan ng pag-asa ang mga taong tulad nila Sab, Ria, Abdul, Aribola na malagpasan ang pagsubok ng kahirapan. Estado natin sa buhay, ano man ang ating mga pagkakaiba-iba, naway lagi pa rin mangibabaw ang pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa. Sapagkat sa mata ng Diyos, tayo'y isang pamilya at pantay-pantay. Ika nga nila, sino pa bang magtutulungan kundi tayo rin magkakapamilya? Lagi natin isa puso't isa isip sa bawat pagsubok na ating
huwag tayong panghinaan, sapagkat nandiyan lamang siya. Kaagapay natin.